Si Cesar Montano o kilala din na Buboy ay isa sa pinakamagaling at gwapong aktor sa showbiz. Maliban sa kilala siya bilang sikat na aktor, ay kilala din siya na matinik pagdating sa mga chicks. Narito ang ilan sa mga babae na napabalitang nagkaroon daw ng kaugnayan sa aktor. The Philippine Showbiz List presents Cesar Montano at ang mga babae na nalink at nakipagrelasyon sa kanya. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sino ang ina ng aktor na ito? Malalaman mo ang sagot mamaya. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Marilyn Pulinga. Si Cesar ay unang ikinasal kay Marilyn Pulinga, isang Boholana na nakilala niya sa isang local na simbahan. Pumanaw si Marilyn noong 1993 dahil sa brain tumor pero nabiyayaan sila ni Cesar ng dalawang anak, sina Angela at Angelo. Charlene Gonzalez. Ang beauty queen at aktres na si Charlene Gonzalez ay nalink din noon kay Cesar. Naibalita noon na sina Charlene at Cesar ay in a relationship pagkatapos na bumida silang dalawa sa pelikula na Kadre noong 1997. Ang kanilang rumored relationship ay dininay nila na silang dalawa ay nagde-date at ang mga chisme sa kanilang dalawa ay hindi totoo. Teresa Loizaga. Naging magkasintahan din sina Cesar at ang aktres na si Teresa Loizaga. Si Teresa ay unang kinasal kay Arnold Dizon na isang businessman ngunit nagkahiwalay sila. Nagkaroon ng isang anak sina Teresa at Cesar, ang binatang aktor na si Diego Loizaga. Ang kanilang anak na si Diego ay lumaking gwapong binata at eventually sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang sa show business. Si Teresa ay may dalawang anak. Isa kay Cesar at ang isa sa kanyang dating asawa na may pangalan na Joseph. Lumaki sa kanya ang dalawa niyang anak. Sunshine Cruz. Si Sunshine at Cesar ay kinasal noong September 2000 sa beachside sa Manila Bay at ang reception ay ginanap sa Coconut Palace. Sa kanilang kasal ay sinabi ni Sunshine sa kanyang vow na I'll do anything for Buboy. Si Buboy at Sunshine ay unang nagkita sa pelikula na Bullet. Ang kanilang relasyon ay nakaranas ng maraming mga pagsubok at mga problema noon. Ngunit hindi naging maganda ang kanilang buhay mag-asawa. Natapos ang kanilang relasyon pagkatapos ng mahigit isang dekada na pagsasama. Nabiyayaan sila ng tatlong anak na babae, sina Angelina Isabel, Samantha Angeline at Angel Francesca. Sa report noong 2018, ang petition for an annulment nila ay nag-grant ng korte pagkatapos ng 4 na taon na legal battle. Si Sunshine ngayon ay in a relationship sa non-showbiz businessman na si Mackie Matay. Sinabi ni Sunshine sa isang interview nang mapag-usapan ang mga babae na karelasyon ni Cesar ay inamin niya na masaya siyang patawarin at babatiin kung magkikita sila. Sinabi ni Sunshine sa isang report na, "Kasi if not for them, ang buhay ko ngayon hindi magiging ganito." Noong 2015, ayon sa report ng pep.ph, marami sa followers ni Sunshine sa Instagram ang natuwa sa naganap na pagkikita nila ni Teresa Loizaga at pinuri rin ang naging gesture nila sa isa't isa. Anya, I admire her. Napakatalino niyang tao. Very appreciative ako sa kanya kasi hindi siya sumausaw sa issue sa aming dalawa ni Cesar kahit na nga napuprovoke na siya. Nanahimik lang siya at hinayaan lang niya kaming dalawa ni Cesar. At ngayon lang 2020 ay naging viral ang anak ni Teresa na si Diego nang makitang kasama niya ang kanyang tatlong half-sisters na pumunta sa isang trip sa isang beach resort. Tinag ni Teresa si Sunshine at sinabing maganda ang resulta ng kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Nag-respond naman si Sunshine sa post ni Teresa at sinabing ang kanyang tatlong dalaga ay mahal si Diego as their half-brother. Mariana Del Rio. Sa report ng pep.ph, matatandaan ng lumabas ang hiwalayan na Cesar at Sunshine noong December 2007 ay agad na isinabit ang pangalan ni Mariana sa kontrobersya.
Itinanggi ni Cesar na may relasyon sila ni Mariana. Sa panayam kay Mariana ng The Buzz, tinanong ni Boy si Mariana kung ano ang naramdaman niya nang lumabas ang balitang siya ang dahilan ng paghihiwalay di umano ni Cesar at Sunshine. Anya, sobrang sad po ako kasi I was in Brazil, so I couldn't do anything about it. I couldn't even defend myself and I was like, please help me out. Help me to clean this thing. Puro professional daw ang mga pagtatagpo nila ni Cesar at hindi matatagal na pag-uusap. Nabanggit din ni Mariana ang pagkikita nila ni Sunshine at ang naging pag-uusap nila sa telepono. Anya, I met her personally once sa Rockwell. I was just with my friend. I went there to watch movie and they were there with Cesar and another friend of them. And then he introduced me to her. She was nice. Nilinaw rin ni Mariana ang pangliligaw daw sa kanya ni Cesar. Anya, he didn't. Hindi po. Krista Miller. Ang starlet na si Krista ay naling kay Cesar noong 2013 at sinasabing ang third party sa marriage na Sunshine at Cesar. Sa kanyang exclusive interview sa The Buzz, sinabi ni Krista na totally clueless siya kung paano nagsimula ang issue. Naging headline si Krista nang kinonfront niya si Sunshine sa Instagram kung saan ang mga post nito sa Instagram ay nagpakita ng mga bagay na binigay umano ni Cesar sa kanya. Sinabi rin ni Krista na wala nga siyang contact number ni Cesar. Dininay din ni Krista na nag-send siya ng mga provocative messages at picture niya sa actor-director. Sa issue na may relasyon sila ni Cesar na pinupukol sa kanya ni Sunshine, ay sinabi niya na hindi kailanman sila nagkaroon ni Cesar ng romantic relationship. Sinabi ni Krista na si Cesar ay ang kanyang direktor, isang direktor na caring sa kanyang mga fellow actors at crew. Inadmit ni Krista na si Cesar ay attractive, ngunit hindi niya type ang aktor at hindi rin totoo na natulog silang magkasama sa hotel ni Cesar noong nag-aaway sina Sunshine at Cesar. Pagkatapos na tawagan si Krista na homewrecker at kabit, sinabi ni Krista na kinukonsidera niya ito na isang challenge. Anya, ang sigurado lang po ako, naging challenge ito sa akin. Masakit, nagalit ako, sumama ang loob ko, pero inisip kong maigi, inintindi kong maigi, inunawa ko siya. Dapat ba ako magalit kay Sunshine, kay Cesar, sa mga tao? Tinatanong ko ang sarili ko, pero hindi eh. Bakit ako magagalit kung wala namang katotohanan lahat? Maria Ozawa. Naging headline noon si Maria Ozawa noong 2016 nang sinabi niya sa podcast ni Mo Twister na naka one night stand niya ang kanyang nilalang co-actor na si Cesar Montano. Ngunit klinaro agad ni Maria sa kanyang social media, sa kanyang comments at dininay niya na walang one night stand ang nangyari sa kanila ni Cesar. Anya, I saw the news earlier but it was a joke and was just having fun with the whole topic. Maybe more like flirting with the questions that Mo was asking me because I thought it would be a good entertainment for the show. But now it's breaking my heart because of what the media is saying. Now I know, learned a lesson, never joke around with a sensitive topic. Sophie Rankin. Noong 2017 ay napabalitang si Cesar ay exclusively dating sa model at aktres na si Sophie Rankin. Si Sophie ay lumabas na sa maraming commercials, fashion, editorial, beauty portrait at lingerie modeling. At noong 2017, ang dalawa ay napabalitang nagdi-date dahil maraming beses sila nakikita na magkasama sa iba't ibang event at incidents. Socorro Cath Angeles. Kung matatandaan, lumabas ang isang viral video ni Cesar nang batiin ni Cesar ang isang kagawad sa Santa Ana para sa kaarawan nito noong 2018. Nahagip sa video na ito ni Cesar ang isang hubad na babae. Ngayong September 2020 ay mayroon na namang isang babae ulit sa video greeting ni Cesar para sa isa niyang kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito, humarap sa camera ang babae at nagsalita pa kasama ni Cesar. Ito ay ang binahaging video greeting ni Cesar para sa kaibigan at entertainment columnist na si Dali Ann Carvajal. Sa likod ni Cesar, makikita ang isang babae na kalaunan ay lumapit dito. Ang babaeng ito na kasama ngayon ng aktor ay si Maria Socorro o Kat. Ito umano ang partner ngayon ni Cesar ng ilang taon. Ang paglantad at komportabling pagharap ng babaeng ito kasama si Cesar ay nagpapahiwatig umano na bukas at lantara na sa publiko ang relasyon ng dalawa. Sandra Seifert.
si Sandra na Miss Philippines Earth 2019 ay napag-usapan ulit at sinasabing si Cesar Montano Umano ang ama ng kanyang 5-year-old na anak matapos mag-post siya ng photo ni na Cesar at ng kanyang anak sa Instagram noong November 25. Sa photo ay makikita na niyakap ni Cesar ang 5-year-old na si Corinth Ian at hinalikan ni Cesar sa cheek ang bata na may caption na Love Actually. Ang dalawa ay na-link noong 2015 nang si Sandra ay napabalitang buntis sa kanyang anak. At dininay ito ni Cesar. Noong June 2020 sa interview ng Beauty Queen ay sinabi niya ang traits ng kanyang anak ay galing umano sa ama ng bata na hindi niya pinangalanan. Anya, because of his dad, he is athletic, highly motivated, enthusiastic, funny, a hustler who never gives up, and very bibo and lambing. Oh, and he also got his dad's dimple. May alam ka pa bang mga na-link at nakarelasyon ni Cesar Montano na hindi nabanggit sa video? Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!